Ngayon po ay talakayin natin ang number one problem nating mga babae, yung breast cancer. Alam niyo po yung para maiwas tayo sa breast cancer, meron kasing sanhi ng pagkakaroon po ng breast cancer. Genetic at po, tsaka po environmental factor. Ito'y nasa atin na, namana sa magulang o may lahi tayong ganon. At saka yung environmental factor. Ngayon, para makaiwas tayo sa breast cancer, maging aware tayo sa pagbabago ng ating suso. Every day, pagka tayo ay naliligo, magsasabong ka, kapain mo kung may bukol. At saka titignan mo kung mas maliit yung isa, mas malaki yung isa, o may nagbabago sa utong mo. Yan po ang dapat. Pagkatapos, ugali po natin na gumamit tayo ng supportive na bra para maiwasan po yung pagbagsak ng ating suso o magkaroon ng pain. At pagka tayo po'y naliligo, iwasan natin yung mga matatapang na sabon at mga detergent. Kasi yung mga matatapang na sabon o mga detergent, pwedeng mairita yung ating suso. Mahalagang magpa-check up tayo sa isang professional na pangkalusugan at para makakuha tayo ng tamang informasyon at payo para makaiwas tayo sa cancer. I-maintain po natin yung healthy weight. Huwag tayong magpapataba. Kasi yung pagiging mataba ay ito'y isang factor kaya nagkakaroon ng breast cancer. At saka magkaroon tayo ng regular na exercise. Pagka nag-exercise tayo, nakakapigil ito sa pagtaba. Alam po natin, ang pagtaba ay merong panganib na magkaroon tayo ng breast cancer. At saka iwasan mo rin manigarilyo. Ang paninigarilyo din, mataas din ang panganib sa breast cancer. At saka kumain tayo ng mga healthy diet. Pagkain mayaman sa prutas at gulay, iwasan natin yung mga processed food, mga fatty foods para ma-reduce ang panganib sa breast cancer. Ang pinapayo din yung breastfeeding, magpapasuso ka, bawa sa loob ng isang taon, nagpasuso ka sa anak mo, ay ito'y pang-iwas din sa breast cancer. Kaya yung anak ko sa Amerika, nung nagka-baby siya, ay sabi ko, magpasuso ka. Sa dalawang anak niya, nagpasuso siya. At saka yung mammogram, ang mammogram, ito'y nade-detect yung breast cancer na maaga. Nasa oras pa na ito ay treatable. Ito po ay madali pang gumaling. No? Kaya inuulit ko po, ang breast cancer, ito po ay madali itong gumaling kung ito po ay ating bibigyan ng pagkakaroon po ng yung attention. Kaya ang breast cancer, ito ay madali itong mapigilan kung tayo po ay maging aware, lalo na tulad ng nasabi ko, ito po ay treatable pag maaga itong natuklasan. Pagka ito ay natuklasan po ng maaga, ay maiwasan po natin itong breast cancer na ito. Kaya ngayon, ito pong ating pag-aaralan ay paano natin maiwasan itong breast cancer na ito. Kaya inuulit ko po, prevention is better than cure. Kasi minsan kung kailan malala na po yung cancer, ay dun tayo nagbibigay ng atensyon. Kaya kung sa una pa lang, habang ito'y nakokontrol, ito ay ayusin na natin. Diba? Kaya importante, no, na nasabi ko po kanina, na ang iwasan natin ang magpataba. Kasi ang obesity, nagbabago yung cell natin.
madali kang magkaroon ng cancer pagka mataba ka. Ang dahilan po kasi tumataas yung ating hormone estrogen. Yung hormone estrogen, pag mataba ka, mataas yung hormone estrogen. Yung estrogen na to, dito ang pinanggagalingan po ng breast cancer. Kaya sabi para huwag kang tumaba, mag-exercise ka, at saka para maiwasan din yung inflammation. Kasi ang isang risk factor din po ng cancer, yung inflammation, yung kasi po yung exercise na to, nasabi ko nga po na nare-reduce yung inflammation kasi pagkaroon ng pamamaga, risk factor sa breast cancer. At pagka nag-exercise ka, lumalakas ang immune system mo at tumutulong para labanan yung cancer cell. Lagi natin ito naririnig, ang sabi, lahat tayo ang merong cancer cell sa katawan. Oras na humina ang ating immune system, ay sumasalakay yung cancer cell sa ating katawan. Kaya para ma-prevent ngayon, ay mag-exercise ka, importante yan para mag-guarantee, maiwasan po, ma-reduce yung panganib. Sabi po ng American Cancer Society na dapat meron tayong 30 minutes exercise every morning, mga 30 to 45 minutes. Recommended po yan na palakasin natin yung ating muscle, mga major muscle group. Pagka hindi ka nage-exercise, ay humihina yung ating katawan. Kailan meron tayong exercise program na sinasabi. Ang mga example na exercise na pwede natin gawin, yung simple, brisk walking, running, swimming, dancing. Yung iba naman, sila po yung nag-jumping rope, boxing, push-up, squat, ganon yung jumping rope. Marami. Swimming. Kung ano yung kina-enjoy mong exercise, tandaan nyo po ha, ang cancer cell, nabubuhay sila in absence of oxygen. Pag nag-exercise tayo, gumaganda ang circulation ng dugo, na-oxygenate yung ating blood. Pagka oxygenated yung ating blood, hindi po nakaka-survive ang cancer cell. Tumutulong din po yung vitamin C, plus yung vitamin C natin, meron siyang bioflavonoid and rose hips. Tumutulong sa production ng white blood cells para labanan ng cancer cell. Sumusuporta ang vitamin C sa ating immune system at ito po ay napakahalaga para beneficial effect po para ano yung bang kinakailangan to sa collagen production. Napakahalaga ng collagen sa pagpapagaling na anumang klase ng inflammation and ito mga sugat. Samahan mo na rin ang ating Super B Complex. Ito'y 8B vitamins para ito ay para sa ating pagkaroon ka ng energy production, nerve function, and mood regulation. So yung Super B Complex saka yung vitamin C, nagtutulong sila para ma-convert yung food into energy at magkakaroon ka ng good digestion. At hindi ka, ito is anti-stress supplement, ang vitamin C at saka Super B Complex. Pareho silang water-soluble vitamins, kaya iinumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Kaya once a day lang naman, kaya kung nais po natin, huwag tayo agad mahawa sa sakit. Kung magkasakit ka man, madali kang makarecover para lumakas ang katawan mo, magkagana kang kumain, hindi ka palambot-lambot, para energetic ka the whole day, mag-take po kayo ng vitamin C Super B Complex. At pwede po inyo itong orderin, pwede nyo ipa-deliver natin sa LBC. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, kung nais nyo po magpa-deliver itong food supplement. Anti-cancer po ang vitamin C at Super B Complex. At wag na wag kang manigarilyo. Ang paninigarilyo, mag-quit ka kagad dahil pagka po kayo naninigarilyo, nadadamage yung DNA. It leads to cancer cell development. Nagbabagay pang hormones natin na at saka nag-i-increase sa breast cancer. Kaya pinapayo, huwag na huwag kang manigarilyo. Tsaka pag naninigarilyo ka, ay nagiging dahilan po nito na
madaling ma-damage, magkaroon ng pamamaga, at mihina yung ating panlaban. Diba tulad sabi ko na lahat tayo may cancer cell. So pag mahina immune system mo, ay madali kang palabanon. Eh kung ikaw ay naninigarilyo, ay nag-i-invite ka na maging abnormal. Diba ang sabi ko, ang cancer ay nabubuhay sila in absence of oxygen. Kung well oxygenated ang ating dugo, wala silang chance na ma-survive. Ngayon, pag naninigarilyo ka, nawawala yung oxygen sa katawan. Napapalitan ito ng mga chemicals, mga poison. Sabi po na American Cancer Society at National Cancer Institute, yung paninigarilyo, lalo na sa ating mga babae, ay dapat mag-quit ka na. Dahil po ito kung matabang-mataba ka na, tapos naninigarilyo ka pa, hindi ka pa nag-exercise, napupuyat ka, eh talagang nag-i-invite ka ng sakit. Lalo na po kung meron kayong history ng cancer. Kaya kailangan alisin mo yung tobacco product sa bahay mo, sa sasakyan mo. Iwasan mo yung sitwasyon na kung saan maraming naninigarilyo para hindi ka matukso, hindi ka matempt. Dapat i-break mo yung iyong yung ugali na yan. I-replace mo yung smoking mo ng mga activities na like exercise, reading, spending time with your friends and family. Something na magiging productive ka. Alam mo, isa lang ang buhay natin. Health is wealth. Pagka nandyan po yung biglang dumating sa iyo yung magandang buhay, maganda na yung kalagayan mo, may maganda kang trabaho, nakahanap ka ng love life, nagkaroon ka ng magandang bahay, eh bigla kang na-diagnose na may breast cancer. So, ngayon ka magsisisi dahil dun sa yung mga bisyo na yon ay natigil yung iyong magandang kinabukasan. Kaya inuulit ko po, nasa huli lagi ang pagsisisi. Tsaka one thing, limitahin mo yung pag-inom din ng alak. Kasi yung pag-inom ng alak at pinagsabay mo ng paninigarilyo ay talagang candidate ka sa breast cancer. Ang ating pong supplement na lecithin, ito po'y maganda sa ating memory problem. Kasi yung stress kasi, yung worry, nakakapagpahina ng ating immune system. Kaya para maiwasan natin yung stress at worry, mag-take tayo ng lecithin. Ito rin din pang-prevent ng fatty liver, tumutulong sa digestion, pag-breakdown ng fats, at para makaiwas ka sa fatty liver and bato sa abdo. Para hindi ka tayo magiging ulyanin, makalimutin, mag-take tayo ng lecithin. Yung calcium magnesium naman, para magkaroon ka ng strong bones at saka prevent yung cramps, para ito rin po, para magkaroon ka ng magandang estado ng pag-iisip at makatulong sa production ng serotonin. Ito yung happy hormone na nagpaparelax ng ating katawan at kaisipan. Ang calcium din, tumutulong bukod sa pagpapalakas ng ating buto, pampalakas ng ating muscle, tumutulong siya sa production ng melatonin. Ito yung tumutulong para sumarap ang ating tulog. Alam mo, pag sumasarap yung ating tulog, lumalakas yung ating immune system para labanan yung cancer. Kaya isang ebidensya na pag ang isang tao ay na-stress siya, nagwo-worry, ang kanilang pinupuntahan yung pag-inom ng alak, pagda-drug sa paninigarilyo para makalimutan yung problema nila. Ito'y pansamantalang ng pleasure, pero ang after effect nito yung ating kalusugan. Kaya nga po, inuulit ko po, itong nagbabago yung mga hormones natin pagka ikaw ay naninigarilyo, umiinom ng alak, nagpo-cause ng inflammation, nag-i-increase sa panganib ng cancer. Kaya ito ay sabi po ng National Institute of Alcohol Abuse, nire-recommenda na iwasan uminom ng alak at manigarilyo ang mga kababaihan. Kaya ito'y magandang paalala para sa ating lahat.
Meron tayo pong ano yung essential oil na crystal oil. Pag hindi ka makatulog, ihaplas mo sa dibdib niya yan. Pag masakit ang ulo mo, nahilo ka, masakit ang sikmura mo, nananakit ang mga buto't kalamnan mo, ipahid mo lang yung crystal oil na yan, malaking tulong. Ako po, bago akong matulog, minamasaj ko yan sa aking ulo, sa aking batok, sa aking likod, sa aking dibdib, sa aking mga balikat at mga binti. Ito'y para din sa aking mga varicose vein. Ito'y maganda sa mga sakit ng tiyan, sa sinisikmura, sa mga rayuma, muscle fatigue, sakit ng tuhod, mga ubot sipon, ipahid mo lang yan, malaking tulong. Di ka rin kakagatin ng lamok. Pag pinahid mo yan sa balat mo, pati yung kati, mawawala. Nulit ko ha, kung tayo po ay merong para ma-prevent ang breast cancer, iwasan nyo po yung mga processed food, maraming prutas at gulay, at saka kumain tayo ng mga pagkain na sariwa. Mas maganda po yung mga gulay na lang na nilaga. Iwasan na rin natin yung mga salad-salad na hindi linuluto. Ang sabi po minsan, yung mga repolyo, yung mga gulay, ito'y binubombahan nila to ng mga chemicals para hindi sila masira. Lalo na yung broccoli, yung cauliflower, di ba? Pati yung mga yung ang repolyo, kung ano binubombang chemical dyan, tapos kakainin mo to, ito yung mga free radical na nakakasira ng ating kalusugan. Kaya inulit ko po, mas maganda yung mga simpleng prutas at gulay tulad ng ating mga pinya, yung ating yung mga prutas na nandito lang sa Pilipinas na tumutubo. Kaya kung meron tayong mangga, meron tayong tanim sa paligid, malaking tulong po ito sa atin, di ba? Kaya iwasan natin matataba, masasebong pagkain, tulad ng mga pork chop na kinakain natin, mahilig tayo sa lechon, lechong kawali, iwasan niyo po yan. Importante po yung healthy diet, ma-reduce yung breast cancer. Alam mo yung ating activated charcoal, ito po ay ginagamit ito daang taon na po. Nakaraan, ito po ay merong tinatawag itong used for centuries for its medicinal properties. Gamot yan sa pagtatae, tapos taisuka, yung mga na food poison, kung lasing na lasing ka, tanggal ang pagkalasing mo, naiwasan po yung drug overdose. Kung nagda-diarrhea ka, kapag bloated ka, kinakabag ka, nag-absorb po ng gas at toxin ito sa bituka natin, naiiwasan din po yung bad breath kasi ina-absorb niya yung mga bakterya at toxin sa bibig po natin. Kaya para po magkaroon tayo ng healthy diet, meron daw po tayong at least 5 serving ng prutas at gulay. At ang magandang kainin po natin, yung brown rice, mga Quaker oats yung almusal natin. Limitahin mo yung mga processed food, unhealthy fats, and sugar and salt. At huwag niyo pong kalimutan na uminom ng tubig. Ang tubig na yan, tumutulong yan para maiwasan yung panunuyo ng ating katawan. Sabi nga, ang cancer cell ay hindi si nasa-survive sila sa dry environment. Pero kapag meron tayong enough water na iniinom, nagiging slippery yung ating mask, yung mga cell, yung mga ugat natin. Hindi nila nakukuhang natatouch na na-attach yung sarili na yon kasi maganda yung daloy ng ating dugo at well oxygenated ang ating dugo pag meron tayong sapat na tubig na iniinom. Sa mga babae na nagsilang sa mga bata, tayo daw mayroong batas ngayon sa buong Pilipinas o buong mundo, breastfeeding. Nakakaiwas ka sa breast cancer. Kasi ang breastfeeding, at least naka-isang taong pang nagpasuso, makaiwas ka sa cancer later in life. Diba? Kaya ang breastfeeding, ito po yung number one. No? Number one nito, nare-reduce yung number ng menstrual cycle. Kaya ang katawan po kasi natin, pag na-expose tayo sa estrogen, mapapanganib sa breast cancer. So, pagka nagpapasuso ka,
hindi tayo masyadong na-expose sa taas ng estrogen sa ating katawan. Kaya ang breastfeeding, nag-promote ito ng ano, ng naalis niya yung mga damaged cell na nagiging cancerous, yan po ang nagagawa po ng pag-breastfeeding. Importante ang sabi, kung iwasan na po yung bottle feeding, magastos pa yon, malakas pa yung immune system ng bata pag tayo po ay nagpapasuso. Kaya mag-start ka ng breastfeeding as soon as possible na ang bata ay pinanganak. Ano man ang pag nagutom, padudoy natin, ito po ay malaking tulong para sa kalusugan mo at sa kalusugan ng bata. At saka isa pa, magkaroon tayo ng regular mammogram. Ang mammogram, ito'y tumutulong para ma-detect yung breast cancer na maaga. Ang mammogram, ito'y nagpe-prevent ng, hindi naman siya nagpe-prevent ng breast cancer ang mammogram, kundi ito po yung nagde-detect ng breast cancer sa panahon na ito'y pwede pang gamutin. Kaya kung sa mammogram, makikita mo yung sign ng breast cancer, kung ito ba ay benign, o ito ba ay cyst, ito ba ay ano yung cancerous talaga. Kaya minsan para makasiguro ang doktor, binabiopsiyan, kumukha sila ng simple konting laman sa breast, ini-examine niya sa microscope, ang tawag yan ay biopsy, tinitingnan po nila kung merong sign ng cancer. Kaya yung early detection, ito po yung the most treatable na part pang-prevent ng cancer, no? Kaya para magkaroon ka ng peace of mind, kailangan po ay magpamammogram ka. Kasi nga po, iwasan po natin yung mga haka-haka ng ibang tao. Mas maganda po magtanong tayo directly sa ating doktor para siya ang mag-decide kung anong maganda para sa kalusugan natin. Lalo na po kung meron tayong family history ng breast cancer, dapat kausapin ang doktor sa mga panganib na pwede mo kaharapin. Kaya importante na kausapin lagi yung doktor. Ma-assess po yung kalagayan mo, kung meron kayong personal history. Tulad ako noon, nung nag-aral po ako sa Amerika noong 1991, ay meron ako nakapambukol sa suso ko, nagpamammogram agad ako. Pag-uwi ko sa Pilipinas, pinatanggal ko yung bukol para siyang sagot na maliit. Yun. Meron akong kaibigan, hindi niya pinatanggal yung kanyang maliit na bukol. Yun na po yung kinamatay niya, breast cancer. Kaya kailangan meron tayong lifestyle changes. Itong lifestyle changes na to, maiwasan po yung breast cancer, like healthy weight, huwag kang magpapataba, mag-exercise ka regularly, huwag kang magkaroon ng bisyo ng paninigalyo at pag-inom ng alak. At kailan tayo po ay nagpapahinga, hindi tayo nagpupuyat, iwasan po natin ang bisyo, paninigalyo, at saka po yung mahilig tayong kumain ng mga junk food, iwasan mo yan. Dapat po kailangan po tayo lagi nagpapacheck up sa ating mga doktor para ano man ang nakikita mong lumbawa, lumas malaki yung utong ng isang suso mo, tapos parang meron parang chicken skin, parang may mga malala, di ba nakita mo yung orange, meron parang dimpling, no? Titingnan mo yung kung may ganon. Tapos yung breast, merong lumalabas na tubig, o lumalabas na gatas, o lumalabas na dugo. Ito ay ipasuri mo. Kaya inulit ko po, ang cancer ay tatamot sa maagang oras. Kaya ito pong ating programa na patnubay sa kalusugan na regular nyo po kung napapanood dito sa Facebook page ko, Patnubay sa Kalusugan. Ito po i-share ninyo, i-follow and like ninyo para ito ay makatulong sa inyong mga kaibigan. Sa akin naman pong YouTube channel, Rose Alfonso, please subscribe, pati yung bell pindutin nyo para ma-update kayo sa aking bagong video. Kung gusto nyo po ng ating mga health products, pwede po nyo akong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay nyo po yung detail, pangalan, address, at cellphone number ninyo.
at ipadideliver ko pa door to door ko sa inyo, cash on delivery. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, 1 Peter chapter 3, verses 14 to 16. Ang sabi, magbata kayo dahil sa katwiran ay mapalad kayo. Huwag kayong matakot at huwag kayong manggulo. Kundi tayo po ay sabing ganon, huwag tayong matakot, sabi ganon, gawin natin kung ano ang tama. At kung tayo po ay nasa harapan ng mga tao na marami silang tinatanong tungkol sa ating pananampalataya, pag ang Panginoon ay nasa atin, tayo po ibibigyan niya ng on the spot na karunungan kung paano natin sasagutin yung mga minsan yung accusation sa buhay natin, no? Yes, ang taglay na mabuting budhi, ang sabi ni Apostle Pablo, di mo kinahihiya na ikaw ay isang Kristiyano, na ito po isang blessing. Kaya dapat sabi niya, ang emphasis po dito, magkaroon tayo ng good conscience, magkaroon tayo ng pananampalataya sa pagharap sa mga opposition. Very confident tayo pagka gumagawa tayo ng mabuti, ang Panginoon ay laging kasama natin. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapalapat mo ba ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.